How? Yes po, Idol. Okay. Ano yung pinaka-latest dyan sa Baguio? Idol, everybody, nandito nga tayo sa office ni Director Agen Reyko. Ano, siya po yung regional director dito sa Baguio. So, ayon sa kanya, kilala na nga itong dalawang pulis. Kaya lang, hinihingi ko nga yung pangalan ng dalawang involved. Kaya hindi daw po muna nila pwedeng ibigay hanggat hindi pa po na-i-file yung kaso. Okay. Yes, sir. Colonel, magandang hapon po. Yeah, all right. Colonel, kasi kausap namin si Mayor Magalong ng isang araw at sabi niya, identified na rin po yung mga polis at nasa custody na rin po ng ating mga otoridad. Pwede ba kaming kumuha ng update? Meron na ba tayong mga pangalan? Yun lang, I beg your indulgence po, Marami. Ano po? I beg your indulgence tungkol to dun sa pangalan. I was ano kasi dito, not to ano muna yung investigation natin, hindi ko pa po pinapanitin yung names, I was advised. But pag-file po namin ang case, but pinakita ko na po yung mga pictures ng mga police mismo in their uniforms dito po kay Mao tsaka kay ano, hindi lang officially po, to prove to them yung pong identity ng mga tao na. So pwede ba kami makakuha ng picture ng dalawang police? Ilan ba po sila sir? Dalawa, tatlo, apat, ilan po ba? Dalawa po. As of now po, we are sure of at least four perpetrators and up to five. Kasi ang sigurado po natin yung tatlong nasa labas as well as the driver, siyempre may nagda-drive po. Apo. Pero hindi pa po natin sure is yung katabi ng driver kung meron pong katabi. So what will be filing is yung ito po sa dalawang police na na-identify po natin, two or three dyan, those po. Apo. Yung dalawa sir, yun yung nakita sa video na wala akong face mask, kaya identify talaga sila. Apo, tatanong niyo po kay Mau dito na iba po yung mukha. Kaya natagalan din tayo, yun ang inano ko nga dito kay nanay. Iba yung mukha sa video, iba yung mukha ngayon sa picture? Iba po yung mukha niya dun sa nakunan at iba po yung sa picture sa official file namin. So kaya medyo na-delay ng kaunti ito sa pag-identify po. Okay, ano pong sabi nito mga suspect? Inaamin ba nila na sila yon? Hindi po. Eh baka naman talaga hindi sila yon sir. Baka mali yung pulis na itinuro or pulis na hawak ninyo ngayon. Paano niyo po nalaman na sila po talaga yon, sir? Yung hawak niyo, sila talaga yung suspect? Naman, of course, sa investigation po natin, including, siyempre may mga kaklase itong mga pulis na ito, dito rin po sila. And siyempre, nag-iiba naman po yung mukha nung picture nila nung training, tsaka yung best po pinapakita natin, sir, di ba? Pagka nagpapapicture tayo sa file. So, medyo iba ang itsura sa ano. But of course, yung those people who know them, ay makikilala po sila kahit medyo nag-ibang itsura. So, doon po natin na-address yun. Correct. So, meron na ho ba tayong nakausap ng mga kakilala nila, kasama nila sa trabaho, halimbawa yung kanilang immediate supervisor na nagsasabing yes, sila na nga yung nasa video? Yung po ang lumalabas, kaya nga that's why I'm asking for the help din. I would like to set the record straight po. Yung, kasi parang minasabi po na I do not know, na misinterpret po yata yung sabi ng Station 9 commander ko na parang ang pinapahanap ng witnesses ay yung victim. Hindi po totoo yun. Okay. Pero ang totoo po ay humingi kami ng tulong. Siyempre, kagaya po ng sinabi ko kay Mau kanina dito, there are instances na yung pong ibang witnesses are hesitant to talk to the police. Di po ba? Lalo na po itong pangyayari na ito na yun na nga, kasamahan natin ang may gawa, medyo hesitant po. Kaya humingi po kami ng tulong sa kanila to convince na to come forward. Kasi alam nyo na po yan, Karafi, di ba? Hindi naman tayo pwedeng pumunta po sa korte na basta sabihin natin, ito ang paniwala namin, i-convict nyo na. Tama. So we have to gather yung evidences, all testimonial and other evidences, okay, to prove po, di ba? Correct. Kaya correct. Ito po ang ginagawa natin. Alam nyo, Colonel, kung sino po talaga makakapag-prove na sila nga talaga yung nasa video, yung pong immediate supervisor nila sa kampo, sa headquarters o sa kanilang unit. Kasi po, yung kanilang immediate supervisor, makikilala talaga sila na sila talaga yun. In fact, ang sabi po sa akin, sila po ay properly identified daw po ng mga otoridad. So meaning, hindi naman po sila basta-basta identify na sila yung mga suspect kung hindi talaga sila kilala nung nag-identify sa kanila na mga pawang polis din. Di po ba? Tama po yun. So saan ang tanong po sir, yung po bang dalawang suspect na yun, ipinakita na ho ba ninyo, inaharap na ninyo sa kanilang immediate supervisor sa regional anti-illegal drugs? Actually, yun nga po ang nangyari. When I reported to my regional director, hindi ko po kasi, masisana po kasi hindi ko po
po under itong mga police na ito, nasa regional office po sila. Nung nireport ko po sa ating regional director, immediately yan po ang ginawa niya. Yun nga po nag-positive identification as to the identity po. Nung okay, nag-positive. Pero ang ibig sabihin, sir, kasi, okay, kahapon kasi, sir, ang sabi ng mga police, kailangan mag-cooperate daw po yung mga witnesses. Kung wala rin makikita mga witnesses sa area nung at the time na dinukot, eh mahirap daw makasuhan. Ang sa akin, sir, napakasimple to, sir, eh. Sorry, sir, 1+1. Po, baka, sir, yung mga kasamahan, well, yung mga kasamahan niya po siguro, sir, baka hindi mag-cooperate, I don't know. Pero, sir, yung kanilang immediate supervisor, yung boss nila sa unit, na nagbigay sa kanila ng assignment para damputin. Was it an official assignment, sir, o on the side lang nila ginawa to? Wala pong, a review of yung ating pong, daily, doon ay wala pong lumalabas na dapat nilakad sila nung araw na yun. Okay. Wala pong So, illegal po yung lakad nila, ibig doon, sabihin? Doon, identification po, kaya nga po natin na-identify, sabi nga po sa inyo, iba naman pa, because of yung mismong mga kasamahan din po namin. Okay. What we are asking for help is kagaya po na alam ni po niya, Kay Rafi, unang-una, yung pong kumuha ng, sana hindi na nga umano to eh, kasi... Yung kumuha po ng video, ibig sabihin? Yung kumuha ng video has to testify to the fact na siya po yung kumuha ng video, he has to prove na siya yung kumuha ng video at during that time and day at na yung si Hardan po ang kinukuha during that time, di po ba? Wow. Yung iba pong, yun po ang sinasabi ng station. So, sir, I beg to disagree. Kasi sir, parang nilalagay niyo po sa alanganing sitwasyon ang kumuha ng video. Kasi once na na-identify, nagpakita yung kumuha ng video as a witness, eh baka yun ang susunod na mga pulis yun, sir, eh. Hindi po, sir. Ganito po talaga. Yun nga po, kaya nga sabi ko sana, hindi yun sa ERTO kasi admittedly, nagkakaroon po ng konting fear yung ating mga witnesses regarding this. As a matter of fact, nagpalagay na po ko ng pulis na bantay mismo okay. Sa bahay nung aside from dun sa umikot po, nakapulisan natin. At siyempre, siguro, I know that you understand. Apo. Kailangan po talaga natin i-prove yung provenance nung unang-una po nung video bago po tayo makapunta dun sa identification po nung tao. Sir, pwede akong mag-suggest, sir? Bakit hindi na lang po natin ipa-authenticate yung video sa mga expert pagdating po sa pag-certify na yung video na yun ay hindi edited, na yung video na yun ay legit and all, as opposed to kailangan palumutang yung kumuha at magharap sa korte at makikilala po ng buong mundo, yun po yung opinion ko lamang, sir, my humble opinion. Tama po, we will take that into consideration, kaya lang po alam niyo po marami, siyempre, ang ating pong system, legal system, kailangan po natin ma-prove yung provenance ng video. Sir Rafi, tumawag lang po si Mayor. Okay. Kausap lang niya po. Sige. Nakita mo yung picture at yung video malayo, yes, yung po. Mukha. Malayo. Yes po, sir. Opo. Hindi sila, hindi magkamukha. Actually, sir, yung nasa picture naman po, kumbaga parang pinabata lang po. Kasi syempre, siguro yung picture po na yun is nung nag-schooling pa lang sila, medyo tumanda lang ng konti nito po. Pero identify naman, sir. Binigay sa yung pangalan ni Colonel? Sir, hindi po binigay yung pangalan. Bali, yun nga po ang sabi niya, once po na may file nila yung kaso, ibibigay po nila yung pangalan at yung picture nga po nitong dalawang involved. Okay. Pero kami, Mau, nakakuha kami ng pangalan. Corporal Brian Mataan at Patrolman Abel Sudkaren. Meron na silang pangalan, kaya lang ayaw lang nila ibigay sa atin, tama? Opo, yes po. Meron po silang pangalan, pero yun po, hindi lang nila ibibigay. Yun sana ang sunod kong tanong kay Colonel. Kung may be-verify niya, mako-confirm niya na itong pangalan na kuha natin sa Kamprame ay ito nga talaga din yung pangalan na hawak nila ngayon dyan sa kanilang record as the two suspects. Police Corporal Brian Mataan at Patrolman Abel Sudkaren. Nasaan yung dalawang suspect? Sir, nasa custody po ng PNP po dito sa regional office ngayon. So, nirequest ko nga po na kung posible na makita po personal nitong si Ma'am Linda, yung ating complainant nga po, yung dalawang suspect. So, as per Colonel po, nire-request niya po ito kay regional director. Okay. Kasi ma'am, ang gusto mangyari ni Colonel Allen ko, City Director at yung mga kapulisan dyan is kailangan lumantad ang kumuha ng video. Yes po, pero yun sir, ang pinapaliwanag niya is kailangan mag-testify nga po talaga para pampatibay daw po ng kaso. Kaya nga, I don't know, hindi ako magaling sa legal technicalities, ano?
kung kailangan ba talaga yung suporte. Tawag mo sa Atty. Garrett, kukonsulta tayo. May mga binabanggit kasi si Colonel kanina, legal terminology na hindi ko masyadong intindihan. Pasensya na po sa mga makakapalad nito kung ako po ignorante doon sa mga sinasabi ni Colonel na dapat sundin na kailangan ng korte. Kaya nga po ako ikukonsulta sa abogado kung totoo ba yung sinasabi ni Colonel. Atty. Garrett? Yes, sir. Yes, sir. Okay, meron na akong tanong sa iyo. Ano? Ito yung tungkol doon sa dinukot sa Baguio na nagdidilim ng gulay. Nasa custody na ng mga pulis yung dalawang suspect na pulis din. Now, ang gusto mangyari ng mga pulis, yung nakakuha ng video, kailangan daw tumistigo sa korte na in fact, sila yung kumuha ng video at yun yung kinuha nila video yung taong yon. Ang contention ko naman na baka pwedeng hindi na dahil it doesn't make sense na papalutangin mo yung kumuha ng video, malalagay sa alanganin ang buhay niya, pwede siyang pat***, magkikilala na siya ng mga salarin, mga pulis pa man dito. Why not ipa-check na lang yung video sa mga expert to validate na yung video na yun na hindi edited, na legit yung video na yun at yung mga taong yun, sila nga talaga yung suspect, and then i-corroborate na mga immediate supervisor o mga pulis na nakakilala doon sa mga pulis na suspect, sabihin sila na nga talaga yun, 1+1=2. Okay, ganito kasi Sir Raffin, under our rules of court kasi sa ngayon, ang video evidence kailangan po i-authenticate muna bago siya i-honor ng court. Ngayon, ang qualified po kasi at ang best witness to authenticate the video evidence is the person who was there taking the video itself. So, kaya po kailangan talaga palutangin at mag-witness itong kumuha po ng video. But I understand po yung ano natin ngayon, concern natin ngayon. What I could do is baka pwedeng mag-strike ng deal itong witness. Ipasok siya sa witness protection bago po siya tumistigo sa korte. That way, secure po ang kanyang safety dahil may escort siyang police going to and from the court and pagkagawa ni pa rin, kumbaga, madawit yung mga kanyang na videohan. Okay. So, tama yung sinabi ni Colonel. Mau, nandiyan na ba si Colonel? Alin na po, si Colonel. Thank you, Atty. Garrett. Okay, so wala pa ho kayong pangalan nung dalawa? Ay, yun nga sir, ang inihingiling ng namin po na we'll be releasing it after po ng filing ng case. Okay, pero I've already shown the pictures po okay, dito kay Mau at ano, okay. In confidence. Okay, Colonel, meron po akong pangalan, Colonel. Police Corporal Brian Mataan at saka Patrolman Abel Sudkaren. Ito po'y pre-provide sa amin ng Camp Krami. Okay po, di kung Camp Krami na po ang naglabas ay... Tama po ba, Colonel? Ito ba'y nagmamatch sa hawak yung mga pangalan? Yun po, binigay na po ng Krami, so Krami na po ang nagbigay niya. So tama ba, Colonel? Tumutugma po ba? Kasi kung hindi tumutugma, di, Colonel, iburahin ko na. Kumbaga, i-delete ko na itong sinabi ko. Okay, Krami na po, karapi sana, huwag na lang sa akin. Ano na, ano, kasi ang advice po namin sa part dito is to hold it still until po ma-file yung case. Pero binigay na po sa inyo ng Krami. Opo. Of course, we have already reported to them. So, yan na po. Okay. Pero, Colonel, I know you're just doing your job. O merong mga orders sa inyo dyan kung ano yung mga dapat gawin. Pero, Colonel, hindi ba dapat kailangan malaman din ang taong bayan ito pong mga suspect kung sino sila at yung mga litrato nila. In the same way, kapag meron po kayong mga nahuhuli, mga suspect na mga pangkaraniwang tao na agad-agad binibigay sa media yung pangalan at litrato at pinipress conference pa, ano pong pinagkaiba dito sa mga pulis na ito na pareho naman sila may tuturing na kriminal, kapareho ng mga kriminal na nahuli din ng mga pulis na ibinabalanda sa media. Bakit ito, sir, binibigyan ng special treatment? Hindi naman po special treatment. I was advised, sabi ko nga po kay Mau kanina dito during her interview, na this was due to the advice po muna ng aming attorney not to, attorney. To preempt yung attorney po namin dito sa legal namin, legal actually, legal po namin, okay. Not to preempt, but yung kagaya nga niyan. Pero sir, bakit pa na wala na po ipipreempt? Kasi nga po sir, sabi niyo mismo na sila na yon at ipapile na po yung case. So kung ipapile na po natin yung case, then siguro po, pwede na natin i-bulgar kung sino po yung papailan nyo ng kaso. Yung po, that decision has been made, binigay na po sa inyo ng Krami, ng higher ups namin, di, pwede na po. Okay. Then, kung meron na po akong pangalan itong dalawa, baka po pwedeng kunin na rin po yung picture sa inyo.
Para sa share-share, ano, 50-50. 50% galing po sa kami. 50% naman po galing po dyan sa inyo, sa Baguio. Namin yan sa ano, sinapitrip po namin yan sa inyo. Sige po, Colonel. Kausapin ko na lang po si General L.D. Brady Usana. Kasi siya po ang nagbigay sa amin ito. Pero, Colonel, I know you're just doing your job. So sino po nagpa-stop? Yung abogado? O yung... Hindi po pinag-stop. Advice lang po niya na initially, kasi ganito po yan, unang-una, I talked to the father at sinabi ko po na envision na po namin na talaga magkakaroon ng fear dun sa mga magiging witnesses po natin. I hope you understand, we need witnesses on our own. Kaya na, may nakausap na po ang abogado, sabi, tama nga po yung sinasabi niyo, kailangan po i-validate nung mismong kumuha ng video na authenticate na siya po yung magbabalilate na authentic po yung video yung lumalabas na siya nga talagang kumuha noon at sila nga talaga yung kinuha ng video yung dalawa. Tama po yung sinabi niyo sa tumutugma sa sinabi ng abogado. However, yung sa akin lang po sir, medyo makulit lang ako, pasensya na po talaga, I'm sorry. Yung bang total, meron naman tayong pangalan na at sasampan niyo po ng kaso itong dalawang binanggit kong pangalan, baka pwede po natin makuha yung picture sa inyo. O baka pwede pong picturean nyo na lang po sila and then ibigay nyo po kay Mao para malaman naman po ng taong bahay na ito po yung mga suspect dahil nang gagalitin na po yung taong bahay, malami na po mga netizen na very curious kung sino itong dalawang polis na ito. So I think the taong bayan, the people of the Philippines deserves to know who are these two policemen. Sino itong si Sud Karen? Diba sir? Tama po kayo, nasa inyo na po yung pangalan nga. But remember po sir, diba? Just like any other person po, kagaya ng sinabi nyo, saktong-sakto po yung binigay ninyo na example kanina. Sinabi ko na po kasi kay Mao dito, they cannot be subjected po to inquest proceedings na. Apo. Kasi hindi na po sila court-indi. So, until such time po na ma-file yung case, we are not in a position to release po yung picture nila for privacy reasons po. Sandal po ang kanila. General, sana magandang hapon po sir, General. Yes sir, good afternoon po Sir Abby, magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Unang-una po, sa ngalan po ng taong bayan, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at sumasaludo po sa inyo, General Usana Sir, dahil po sa pagbigay po ng pangalan itong dalawang suspect na even while we speak sa sampanaro po ng kaso ng mga taga Baguio PNP. However, ang sa amin lang po isang hiling-kahiling na lang po, baka pwede kami makakuha ng plitrato nitong dalawa para naman malaman po ng sambayanan, mabigyan po ng muka itong dalawang pangalan na suspect, Sir General. Yes sir, we will do that po. Kukuha po kami ng kanilang close-up na picture po sa Directorate for Personal Records Management. Ginagawa naman po namin yan para may pamagi po sa ating mga mamaya, lalo-lalo na ang ating na talaga sa mga bagay na nagkakos ng trouble po sa kapulisan dahil may mga hanay na sa hanay natin na medyo hindi po gumagawa ng tama ho. Opo. So General, meron na ho bang statement galing po sa supervisor nitong dalawa kung bakit po nila nagawa yun at ano ho bang naging kasalanan talaga nitong victim, General? Lumalabas po sa unang statement ng regional director na pinadissolve niya muna yung RDU, yung Regional Drug Enforcement Unit Opo. Ng PNP Procord. Then secondly, pinaimbestigan niya na rin po sa city director yung criminal aspect itong pagkakasangkot ng dalawang polis ng RDU. And the third, yung administrative actions, most likely po kasunod na po ito ng mga magiging action din ng region, i-refer po sila sa Regional Internal Affairs Service upang mapatawan din ng karapatang attention yung role ng head ng RDU po. Yung po bang victim, asset po ba nila yon? O random lang po pinick up nila dahil iniisip nila na yun ay user? Well, we are awaiting the result of the investigation coming from the city office ng Baguio Police. And we hope that this could be facilitated quite soon para na rin po sa kapakanan at the interest na rin po ng biktima dahil medyo hindi naman po siguro maganda talaga yung nangyari dun sa biktima po. Ito nga pong maganda, General, kasi kayo nakapag-provide agad ng pangalan. Yung pong Baguio City, ayaw po in-hold nila. Pero sila daw po ay magpapile na ng kaso laban doon sa suspect. So kung sila po ay magpapile na ng kaso laban sa mga suspect, then pretty much alam na nila talaga yung buong istorya kung bakit nangyari yung nangyaring yon na pangdukot. Bakit hanggang ngayon, General, ayaw pa rin nila sabihin sa inyo dyan sa Kamkrame yung buong istorya?
Actually, napaabot na rin po sa kalaman ng ating GPNP yung usapin at nagbigay na nga po siya ng task sa regional director na bigyan atensyon yung criminal and administrative action over the erring personnel. At ano man po yung mga motivo o kung ano man po ang kadahilanan sa mga pangyayari na dapat mapaimbestigan mabuti, hindi po siguro maganda ng isang tao ay makakaranas ng ganong karumatuman ng krimen po. Tama. Colonel Ray, sa kabilang ganyan po si General Usala, since sasampan niyo na po ng kaso, itong dalawa, baka pwede yung malaman, nagkikinig na po si General, ano po yung kaso isasampan niyo po sa kanila? Dito po kay Mataan at saka Kisud ka rin. Ang pinaka-una po dito, it's fairly obvious po yung murder, di ba? Opo. And pinag-aaralan pa po ng ano natin, what other cases, aside from yung administrative cases na sinasabi nga ni Sir Usana, na if ina-initiate na po ng Internal Affairs Service namin and yung disciplinary authority which is the regional director po namin. Okay, para maliwanagan naman po ang kamkrami, Colonel Ko, baka pwede yung malaman kung base po sa ginawang investigasyon, pagtatanong-tanong, bakit po nangyari yun, yung pagdudukot? At si yung victim mo ba, asset o random lang po na nakursunadahan lang o dahil nababalitaan na siya po yung gumagamit? Ano bang istorya? Alam niyo, Sir Rafi, ganito po kasi, kagaya ng sinabi ko kay Mau kanina, ang ini-issue pa lang po nila is general denial na hindi daw po sila yun. So, it all follows, yun, nalulungkot tayo, di ba, yung mga inaanungan ng mother ng mga gamit ng biktima, as well as the reason na hindi pa po natin ma-find out kasi it all follows na wala silang alam dahil general denial pa sila. Kaya nga po, di ba, Colonel, General, pagsasampa tayo ng kaso sa isang suspect, eh nandun po yung kwento kung bakit sinampan ang kaso, bakit from start hanggang sa dulo, kung bakit anong nangyari at ba't nangyari yon at saan nangyari yon, di ba? Tama po. Oh, parang tama po. Generally po kasi, Sir, ay of course we do not take the statements of the suspect unless assisted by counsel or they voluntarily give it, again assisted by counsel. Hindi po natin sila pwedeng pilitin, it will not be inadmissible po sa court, di ba? What we only have to establish is the identity po nila, na-establish na nga po natin sila. Okay, yun. Ma-establish natin na sila yung during that time na dinudukot at ang dinukot nila si Hardan at nang later on ay natagpuan po si Hardan na wala na pong buhay. Yun po ang kailangan natin establish. Now as to the motive, yan yung ano, ay medyo peripherals po yun. Yung po ang itatry to find out po natin karating. So, General Usana, baka pwede hong malaman siguro from tomorrow or the day after tomorrow yung buong istorya. Pwede ho kaya, General Usana, Sir? We will depend on the ongoing investigation po ng ating city director dun po sa kasong ito. Tama din po siya kasi yung pong usapin na criminal, dapat to ay merong counsel na mag-assisting po sa dalawang suspects. Ibig sabihin ho, kung sakali mang ma-file ng police yung mga kaso, positive ho sa mga nakuha nilang ebidensya, meron po silang mga kaparaanan under the law upang ma-explain din nila kung sila ba o hindi ang mga responsible dito sa krimina to. Meanwhile, dahil meron pong action na ho ang regional command, nagbigay na po ng kautusan din ang regional director na isa-check sila for investigation based na rin po sa kautusan ng ating GPMP. So we will await po kung ano po magiging result po dito. General Usana, talaga kayo ang rockstar sa PNP. Sa totoo lang, General. Napaka-galing niyo po. Bilib na bilib po ako sa inyo, General Usana. Mabuhay po kayo dyan, Usana, Sir. Salamat din po, Sir. God bless po. God bless po dyan, Usana. Colonel, isa na lamang po ano. Kailan niyo po isasampang kaso? Hopefully, Sir, as I've stated dito nga kay Mau, na we are targeting early next week. Early next week. Nakakain na po natin case pag naipon na po natin all documentary and testimonial evidences na makukuha po natin yung material evidences na makukuha po natin at makakalap natin para po ma-file natin yung kaso. So next week pa, Sir. So ibig sabihin, nagkakalap pa kayo ng mga additional information? Yes. Thursday na po marami na medyo baka hindi po natin mapakabot tomorrow yung Ano naman po sabi ni Mayor? Nung mag-usap kayo kanina ni Mayor, tuwa naman si Mayor. Na ano naman po siya? Na good job. Na sabi naman po na ganun. Yung katasin po naman natin, of course, we have to establish yung authenticity ng video at ma-establish po natin na si Hardan nga ang ginawa.
nung sa video na yon, at na itong mga tao na to na napicturan ay sila ang sila yung akusado natin ngayon. Na sila yung nasa... Okay, sabi ni Attorney Garrett ng AXIS, siguro pag lumutang po yung kumuha ng video, ilalagay po sila sa witness protection program, papayag yon, basta protektado po yung kanilang seguridad. Papayag yun. Tama po. Now, Colonel, sa palagay nyo ba magkukooperate yung mga kasamahan nitong si Mataan at si Sudkaren para sabihin, yes, mag-witness kami na yung nasa video at saka itong dalawang ito na kasamahan namin, sila talaga yon sa tingin nyo? That remains to be seen po. Admittedly, aminin ko po sa inyo, karami, na siyempre, hindi po madaling ano yan. Kaya nga, tayo ay hindi lamang doon umaasa. Umaasa po tayo sa ibang paraan, ibang ebidensya para po, ano, mapatunayan natin na sila po mismo ang nasa video na yun. Ito na pong si Mataan at saka Sudkaren. Matagal na ho ba ito sa drug enforcement? Sandali pa lang po. Yung base po sa investigasyon natin, sandali pa lang. Before sa drug enforcement, saan po sila galing? Sa iba-iba pong unit eh. Anong unit po, halimbawa, sir? Yung mga pinanggalingan nila, halimbawa. Ang alam ko po, kasi normally, lahat po ay dumadaan doon sa Mobile Force Battalion, pagka-graduate po. Halos lahat ay dumadaan. Ito po yung parang ISO force natin, yung Internal Security Operations. Bagong graduate lang po may ito. Sabi, patrolman nga po yung isa, di ba? At corporal po isa. Yun po ay PO1 at PO2 noon. Aha. So, bata pa talaga yung PO1, halos bagong graduate po talaga ito. Bagong graduate pa lamang po. Pero mga taga Baguio po talaga sila. Hindi po Baguio, Cordillera po. Taga Cordillera po sila. Hindi po Baguio mismo po. Yes, sir. Ano po ito sila? May mga pamilya o mga binata? Hindi pa po masyadong pagsisira po yung background regarding. Opo, opo. Pero sila po ba, sir, na... napa-drug test na kung gumagamit o hindi? Kagaya po ng sinabi ko, sir, all of these things will be done by the regional office as under po ng control nila. And I'm sure, ito po'y gagawin lahat itong ano na to, lahat ng bagay. But yun nga. Ano pong reaction po ng regional director ninyo dyan sa Cordillera? Galit po. Galit siya. Po sa kasama ng ating Chief PNP nga, di ba, nakabilin-bilinan na hindi natin kukusintiin at dapat hindi tayo gumawa ng mga maling bagay. Mm-hmm. At sabi nga po ni General Usana, parang dinisolve ata yung buong unit na yan? Tama po kayo dyan. Yung buong unit na Regional Drug Enforcement Unit ay disolve na po ngayon, disbanded na, so to speak. At ibinalik na po yung ibang mga membro dun sa kanya-kanyang mga dating unit. Okay. Nabanggit din ho ba nitong dalawa or sa inyong pag-iimbestiga kung kanino sasakyan po yung ginamit? Yung po ang una nating actually na finalo up at tinignan po natin sa LTO yung plaka. Okay. Eh wala pong ganong klaseng plaka. Yung sasakyan ay tunad ng owns it. Hindi po na-recover? Hindi po na-recover sa sasakyan? Hindi malaman kung nasaan ngayon. Sir, I will have to confirm yung ano na yan kasi may narinig ako actually sa report din lang. Sa report na the vehicle is already there. Yun. So, recovered po yung sasakyan. Po kasi talaga tayo. So, pag-recovered po, madaling malaman yan through stencil kung sino po talagang may-ari niyan, original na may-ari. Di ba? Tama po kayo dyan. So, at least nasa inyo na rin po yung sasakyan. Hindi ko po sure, sir. I will have to confirm muna sa ano. Alright. Now, sir, kung nasa inyo na po yung sasakyan, pwede po ba kayo magpadala ng SOCO o yung mga taga-forensic para i-fingerprint po yung buong sasakyan para magmamatch po yon yung sa hawak nyo suspect versus yung mga fingerprints po doon sa sasakyan tulad sa manipela, sa pinto, etc. Tama po kayo. Gagawin din po natin lahat yan. I will have to confirm first kung talaga pong na-recover na po yung sasakyan. I heard it in the news report din lang po kasi. Okay. Sige. Colonel, you've been very cooperative. So, Colonel, okay lang ba kung babalikan namin kayo say Monday next week, hopefully by then, meron tayong bagong development, Colonel, sir? Sana po, sir. May ano na nga. We are double time po yung investigator po tsaka yung legal namin to do this. Okay. Colonel, huwag niyo po pabayaan yung parents. Kung may kasalanan man po talaga itong driver ng ELF, sana po huwag madama yung mga kamag-anak na inosente. Sana protektahan po ninyo, Colonel Cell. Yes, sir. You can be assured na ano po, kagaya ng sinabi ng aming mayor, ng aming regional director, ng aming chief PNP, it doesn't matter kung meron pong kriminal o normal na tao ito, ay hindi po ito ang dapat na
ginagawa ng ating kapulisan. So, we will assure, and kayo po at yung pamilya, na we will serve justice. Colonel, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Colonel.